sa daming reliyon at iba't ibang paniniwala sa mundo. Iba-iba ang pagkakakilala ng mga tao sa ating lumikha o paniniwala kung saan nagsimula ang sangkatauhan. Meron naman mga iba na nakaranas na tinatawag natin spiritual awakening dahil sa isang pangyayari. Maaari ito isa'y grasyang natanggap o sa lalagpasang suliranin. Pininyagan akong Romano-Katoliko. At sabi ka sa nabasa ko, binigyan tayo ng free will ng Diyos. Kaya malaya pa rin tayo kung paano natin gusto mabuhay sa mundo. Basta, may konsepto ka ng moralidad at hindi ka lumalabag sa batas ng bansang inaapakan mo. At ito'y depende na lang kung iba ang sinasamba mo o nasa bansa kang masigit ang batas ng reliyon ng mayorya kaysa sa batas ng Estado. Nag-aral ako at nagtapos sa mga paaralan na pinamumuuna ng Katolisismo. Nung nasa elementary ako, naranasan kong parusahan ako ng madre at yung parusa ay pinagrosaryo ko na nakaluhod. Dahil ko ba'y nagmadyong ng isang araw na walang tayuan. Nung napagtrabaho na ako, doon ko na naranasan yung real world. A real fuck-up world. Stress sa biyahe, pera, mga morally obliged financial obligations sa pamilya ko, kupal na boss, at mga kasama sa trabaho. Sa kalaunan, lumahawak rin yung kamalayan ko. Dapat lahat ng bagay para sa akin ay may logika o rasyonal na pundasyon. Nagsisimba lang ako kapag nagpapasama nanay ko o yung dati kong nopya. Sa nabasa ko dati, maaaring may tuturin akong agnostic noon. Pero, makakasiguro kayo na wala akong inapakang tao. Nagtrabaho ko ng marangal at patas. Masunurin sa batas. At syempre, para magkaroon ako ng karapatan na pumuna o magbigay ng opinyon sa pamamalakad ng gobyerno, nagbabayad ako ng buwis. Hanggang sa ngayon naman ay sa luha at pawis pa rin nagagaling yung perang nilalagay ko sa pitaka ko. Pero, yung pagiging rasyonal kong tao, nagbago ito dahil sa mahirap na maipaliwanag na pangyayari. Nakakabit na sa karamihan ng mga Pilipino yung salitang bahala na. Bahala na ang Diyos. Bahala na si Batman. Yung kung ano mangyari, yun na yun. Hindi ako naniniwala sa sugal. Kung gusto kumita ng pera, gusto ko yung legal at makatotohanan. Pero, may mga bagay pa rin na tipong sumisira ng plano mo. Lalo na kung pinaghirapan mo ito. Umaasa ako noon ng 50,000 pesos na commission mula sa mga nabenta ko. Pero nagulat na lang ako na hindi ito sinama sa payslip ko. Tinanong ko yung supervisor ko noon, bakit wala yung komisyon ko? Humingi siya na paumanin sa akin dahil hindi daw umabot sa metrics at dahil daw sa sinasabi niyang bell curve. Lumabas ako ng opisina na masama ang loob. Lalo nung nalaman kong ako lang yung walang natanggap na komisyon sa buong team namin. Sigurado akong mas pinili na nila makatanggap ng komisyon yung isang kasamahan kong babae na all beauty but zero brain. Na nati-chismis din na at kabit ng operations manager namin. Para maibsan yung sama ng loob ko, hindi muna kumuwi at tumungo sa isang mumurahing bar malapit sa opisina namin. Mag-isa lang kuminom. Ayoko may makausap noon. Habang yung mga ibang grupo ng customers nagsisiyahan. Habang umiinom ako, bigla may umupo malapit sa pinapwestoan ko. Binati ako ng magandang gabi at binasaan ako ng bersikulo
sa Biblia. At pagkatapos ay naglabas ng isang lenticular picture card ng Nazareno. Ibentang pala ako ng ungas. Highway robbery pa yung presyo. Dahil wrong place at the wrong time, nabwisit ako sa babae at tinanong ko siya kung nangangailangan ba ng pera si Jesus. Dahil binibenta niya yung imahe niya. Nagmandaling umalis yung babae dahil sa inasal ko. Hanggang may kumalapit sa likod ko. Isa na namang babae na napakaganda. May hawak pang mga flyers. Medyo skimpy pa yung suot para yung mga promo girls na nag-aalok ng mga produkto. Relax lang, sir, ang sabi pa niya sa akin. Umupo ito, umiti at tumitig sa akin. Kahit alam kong bibenta lang niya ako, hindi pa rin ako tumanggi. Nabigyan niya ako sa kagandahan niya habang may sinasabi sa akin. Pero ang sinasabi niya ay lumalabas lang sa kabilang tenga ko. Nangiti lang ako at nakatitig lang sa malangkil niyang mukha. Nagtataka lang ako na wala man sa mga customer na lalaki ang tumitingin sa kanya kahit agaw pansin ang itsura niya. May inabot siyang flyer sa akin. Parang yung meme inspirational quotes na nakikita natin sa social media. Yung nakasulat na inspirational quote ay "Let your dreams come true." Tapos may background ng isang bulalakaw na pabagsak galing Kalawakan. Medyo napukulong yung atensyon ko ay yung sinabi niya sa akin. "Sir, handa ka bang isanlayong kaluluwa mo para sa iyong mga pangarap?" "Ha?" ang sabi ko sa kanya. Sabay natawa ako. "There's no solid or scientific basis yet regarding the afterlife. But yes, figuratively speaking, I can offer what I currently have. It's hard to say no to a gorgeous girl like you." Ang tugon ko sa katanungan niya. Hindi ko na inunawa ang katanungan niya dahil nauna yung kalandian ko. Tumigas ba naman yung ko at kumunduhan yung naisip ko habang karap ko siya. "Sounds good, sir. So it's a big yes? Am I right? If you're good with my offer, you can just read the terms at the back of that flyer. And to seal our deal, just print your name and affix your signature at the bottommost part." Ang sabi sa akin ng babae. Dahil naka 4 bottles at tipsy na ako, tinamad na akong basahin yung terms and conditions. Anyways, sino ba sa atin nagbabasa ng terms and conditions? Pinirmahan ko na lang ito at inabot sa babae. Sabay pa simpleng haplos sa malabot niyang kamay. Sinabihan ko rin siya na umorder lang ng gusto niya at saluhan niya muna ako. Pero nagpaalam muna ako na sandali dahil kailangan ko pumunta ng restroom para umihi. Pero nang pagbalik ko sa aking pwesto, umalis na yung babae. Bitch. Isan ako nun ah. Anyways, ipag-alaman ako mamaya. Pagpasok ko ng opisina kinabukasan, may bumalaga sa akin balita. Tinanggal sa trabaho yung kupal kong supervisor. Pero hindi sinabi yung kadahilanan. At isa pang, hindi inaasahang balita na ibigay sa akin ng ngiti. Tinawag ako ng aming operations manager at nag-usap kami sa loob ng boardroom. Humingi siya ng pasyensya sa akin dahil hindi na usisa mabuti yung performance ko noong nakarang buwan. Napag-desisyon niya na dapat ibigay sa akin yung kinita kong komisyon at makakasa ako na papasok na ito sa aking payroll account sa susunod na araw. Mula nung tinanggal yung supervisor namin, kumanda na yung andar ng professional career ko. Hindi ako nawawalan ng komisyon, kaya nakakaipon ako
nababayaran sa oras yung mga utilities at nabibili ko na yung mga luho ko. Mahirap itong trabaho, pero kahit papaano, nagkakaroon na ako ng ani. At sa wakas, nagagawa ko na rin yung matagal ko nang inaasam. One of my short-term goals. Work hard, party harder. May ilang buwan lang na promote ako bilang supervisor. At syempre, kapag may pangalan ka at pera, dumidikit ang chicks. Party like a rockstar. Sex, drugs, and rock and roll. Yung drugs, palitan na lang natin ang alak. At kung may alak, kahit wala akong balak, kusa na ang babae ang dumidikit. Tsota nung gabi, dead ma, kinabukasan. Hindi ko nga kalain na nakascore din ako doon sa kabit ng operations manager namin. Pero mabilis ang chismis. Kaya umabot ito sa operations manager namin. Nabalitaan ko na galit daw sa akin to. Traitor daw ako. At walang utang na loob. Gagawa daw siya ng paraan para matanggal ako. Pero yun yung pagkakamali niya. Sinabi ko kanina na wala akong inapakang tao. Pero itong ginawa ko ay isa pang pabor para masugpo yung krimen sa batas ng Diyos at lipunan. Kumuha ako ng paraan upang malaman ang asawa ng operations manager namin yung relasyon niya sa kabit niya. Iniwan siya ng asawa niya. At dahil isang krimen ang pangangalon niya, tinanggal siya sa trabaho kalaunan. Pangalan ba naman at reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay? Dahil sinong kumpanya ba naman ang may gustong may criminal silang empleyado? Nakakalungkot na kay natanggalin sa trabaho yung kabit niya. Yung uling chismis sa akin, tuluyan daw naging pokpok na bayaran yung kabit. Makalipas ang 3 buwan, na-promote ako bilang VP of Operations. Nakagulat at di ko kalahin na nilagpas ako pa yung mga naunang naging supervisor sa akin. Pati na rin yung pinatalsik na operations manager. At syempre pa, sa 5th anniversary ko, sa kumpanyang ito, itong promotion ko. Naalala ko tuloy yung tinanong sa akin nung nasa application process pa lang ako. Where do you want to see yourself in 5 years? Para may sagot lang. Sinabi ko noon na gusto ko dito pa rin sa kumpanyang ito. At kung papala rin, nasa senior position na ako. Dahil kumikita na ako ng 6 digits kada buwan. Bukod pa sa iba pang benepisyo, tulad ng libreng kotse at panggasolina. Medyo iniba ko na ang lifestyle ko. Habang kumikita ng pera, lalo ko nag-ipon. Napagtayo ko ng maliit na negosyo para sa magulang ko. Investments sa kalaunan. Nakabili ako ng lupa at napagpatayo ng bahay. At 30 years old, I can say that I'm fully blessed. Pero, parang may kulang pa rin. Sa hirap at hinihawa naman, nararamdaman ko yung pagmamahal ng pamilya ko at mga ilan-ilang kaibigan. Pero dumating sa punto na hinahanap ko na rin yung pagmamahal ng isang babae. Matagal-tagal rin akong walang nobya. At dahil maganda naman takbo ng career ko at masasabi ko na rin na stable ako, handa ulit ako isang steady relationship. At kung nasubok naman kami ng panahon na magiging nobya ko, handa na rin akong hirap siya sa dambana at magkaroon ng sariling pamilya. Nakilala ko si Wendy sa isang fast food restaurant. Crew member siya noon. Nabutan ko siya noon na nagkakaka habang inaway ng isang kupal at nagpapansin na customer. Wala kang makikitang bakas o senyal sa mukha ni Wendy ng pagkabwisit
kahit na maliit na bagay lang kung nire-reklamo ng customer. Nakangiti lang si Wendy at magalang pa rin ang pagsagot sa kupal ng customer. Pero ako'y nagugutom at nakapila na matagal. Para matigil na yung customer, ginitit ko ito sa pila at pinakuha ko na kay Wendy yung order ko. Hindi na nakapalag yung customer at umalis rin ito. Nagbiro pa nga ako kay Wendy at sinabing kumagawa rin ng paraan yung lalaki dahil pipe siya. Pero ako, binasa ko pa yung alkansya ko para may pambili at maka-order ako sa kanya. Natawa si Wendy sa biro ko. Mula noon, madalas na kumain sa fast food na pinagtatrabawan niya. Nagsimula sa pagpapakilala sa kanya. Pagdala ng mga merienda, pagkatid sa bahay, frequent dates, nagkahulugan ng loob, at sa kalaunan, naging magkasintahan kami. Masayahin at positibong tao si Wendy. Kahit na may mangapasan itong problema. Working student, breadwinner ng pamilya, kaya kahit anong trabahong legal, ay papasukin. Masasabi kong female version ko siya. Gusto kong tulungan si Wendy noon. Ako na nga sana maging sponsor sa pag-aaral niya. Pero naisip ko na tulad ko, may dignidad din siya. Tinulong ko siya makapasok bilang intern sa isang multinational company. At noong nakapagtapos na siya ng pag-aaral, naging ganap na siyang regular na empleyado na kumikita ng disenteng sweldo at benepisyo. Dalawang linggo nakalipas mula nung ikapitong anibersaryo ko sa kumpanyang pinagtatrabuhan ko at dalawang araw nakalipas nung pinagdiwan namin ni Wendy yung second anniversary namin. Habang nagmamaneo ako pauwi ng bahay, bigla ako nakamoy ng mapaho. Amoy suka. Tinasigudo lang ay nag-amoy ang hit. Kuminto at pumarada muna ako sa isang gasolinahan. Biyuksan ko kagad yung bintana. Halos masuka ako. Inamoy ko sarili ko. Pero pisibig, magkakaputok ako. Dahil malinis akong tao at naglalagay ako ng deodorant sa kilikili. Tinignan ko rin yung ilalim ng sapatos ko. Pero wala man akong naapakan. Lumala pa ito ng sumunod na araw. Nung kasama ko si Wendy sa kotse, biglang nagamoy tae. Kuminto at pumarada ako sa tapat na convenience store. Tinanong ako ni Wendy kung bakit ako kuminto. Tinanong ko siya kung may naamoy siyang mapaho. Sinabi ni Wendy na wala naman siyang naamoy at pagkalipas ng ilang minuto, nawala na yung amoy. Nung nasa opisina ako, habang abala sa paggawa ng memo, bigla na lang nag-amoy usok. Nagulat nga ako nun dahil kala ko nagkakaroon ng sunog. Tinanong ko pa nga yung mga staff ko kung may naamoy sila. Pero tinugon nila ako na wala naman. Yung usok pa nga, parang amoy insenso ng pare. Madalas mangyari sa akin to, na bigla na lang kung may maamoy. Pero hindi ko makita kung saan nanggagaling yung amoy. Nagsaliksik pa nga ako kung ano itong nararanasan ko. Tawag daw dito ay phantom smell. Sabi sa nabasa ko, maaaring epekto ito ng epilepsy o dahil sa head trauma. Pero hindi naman nabagok yung ulo ko o nakaranas man ako ng seizure attacks. Pero itong naranasan ko ay isa lang palang panimula. Nasa meeting ako noon, bigla lang ako narinig na nagdadasal na hindi maintindihan lingwahe. Alam kong ako lang nakakarinig ito dahil hindi naman napokal yung atensyon ng mga ka-meeting ko. Lumabas muna ako ng meeting room. Nisipang pumunta ng restroom para makilamos. Hanggang para may pumatak na asido sa balat ko.
Sobrang sakit nito. Pagpasok ko ng restroom, inibad ko kagad yung pantaas ko. Pero laman akong nakitang pantal o sugat. Nagpatingin pa nga ako nung araw na yon sa aming company doctor. Basta naramdaman ko sa balat ko. Pero wala naman siyang nakitang problema. Yung pinaka kakakilabo na naranasan ko, yung habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil may nagdadasal sa loob ng kwarto ko. Nagimbal ako kung nakita ko may matandang pari na natayo sa paano ng kama ko habang mataimtim ito nagdadasal. May nilabas siyang bote ng holy water at winisik sa akin yung laman nito. Sobrang sakit ang naranasan ko noon. Parang asido yung pumapatak sa balat ko. Napasigaw ako dahil sa sobrang sakit. Kaya napasugo sa kwarto yung nanay ko at binuksan yung ilaw ng kwarto. Nawala na parang bula yung pari. At wala man ako nakitang bakas ng sugat sa aking balat. Sa mga madalas ko nararanasan hallucination ng halos lahat ng senses ko, napagdesisyon ko na kumonsulta na lang ng patago sa isang psychiatrist. Sinabi lang ng doktor na baka maari dahil lang ito sa stress. Hindi man na nagreseta ng gamot. Isipin ko dati na magmariwana ako para pangpakalma. Pero ang problema ay baka magkaroon ng surprise drug test yung opisina. Naging malaking abala itong naranasan ko. Ang mabuti lang ay wala nakakalat ng mga ibang tao sa pagiging praning ko. Pati na rin yung pamilya ko at si Wendy. December 2020. Nag-propose ako kay Wendy. Tinanggap naman niya ang masayang oo sa harapan ng aming mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Naging abala ko nung sumunod na buwan dahil nakatakda yung kasal namin sa kaligitnaan ng Agosto na parating na taon. Tinitiis ko na lang yung mananaranasan kong produkto ng aking utak. August 11, 2021, yung naging araw ng kasal namin. Bago pumasok ng simbahan, kasabay ng aking best man. Nasisilip ko na at nararamdaman kong maraming lumalo sa pag-iisang dibdib namin ni Wendy. Pagpasok ko ng simbahan, nagsipalakpakan yung mga tao at sumabay rin yung nararamdaman ko na madalas na para kong winibisikan ng asido. Napadapa ako sa sakit pero wala mang tumulong sa akin at patuloy lang na pagpapalakpak yung mga dumalo. Pinilit ko ulit tumayo at naglakad muli papuntang altar hanggang ay napansin ako sa mga dumalo sa aming kasal. Nandoon yung dating supervisor ko, dating operations manager namin, kasama pa yung kapit niya. Yung lolo at lola ko na matagal na namatay. At yung babaeng nakausap ko sa bar. Mapalagpak siya habang hawak niya yung mga flyers. Sa kamalas-malasan, dito pa ako sinumpong sa araw ng kasal ko. Nung nasarapan na ako ng altar, tiniis ko na lang nangyayari sa akin at medyo napawi naman ito nung dumating na si Wendy habang kasama niya yung tatay niya. Parang sasabog yung utak ko habang nagsasalita yung pari na hindi ko naman maintindihan. Yung mga kinakanta ng choir parang tumutusok sa loob ng tenga ko. Tinitiis ko na lang ito basta maisagawa lang yung kasal namin. Nung nasa party na magtatanong yung pari kung handa na ba kaming maging mag-asawa, unang tinanong si Wendy na sinagot naman niya ng matamis na oo. At nung ako naman ang tinanong, nagbago yung mukha ng pari. Ito yung pari nakita ko lumitaw sa dulo ng kama ko. Imbes na tulungin ako, handa ba akong maging asawa ni Wendy? Sumigaw ito ng, sa ngalan ni Jesus, lumayo ka sa katawan ng lalaki ito.
bigla ko naramdam ng paninikip ng dibdib at bigla ko nasuka. Napapikit ako ng sandali at ang pagdilat ko. Nakahiga ako sa kama. Nakatali mga paa at kamay ko. Hinang-hina ako at puro suka yung mukha ko. Grabing amoy rin yung pumapaligid. Nagulat na lang ako na nasa kwarto ako ng dati kong bahay. Napalingat ako ng konti at nakita kong nandun yung pari na ipakita sa akin nung gabi. Nakaluhod at umiyak habang nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagligtas sa akin. May isang pari rin na may edad na nakaupo at nakasandal sa pader na parang tumanas na sobrang kapaguran. Kahit nangihina ako, pinili ko pa rin tabaki yung pangalan ni Wendy. Hanggang may pumasok sa kwarto ko yung nanay at tatay ko. Sinabihan sila ng pari na ligtas na ako at wala na yung demonyong sumarip sa akin. Hindi ko mawari yung narinig ko sa pari. Niyakap ako ng aking nanay kahit na nangangamoy na ako at puro suwa ako. Habang yung tatay ko at yung pari ay tinatanggal yung mga tali sa mga kamay at paa ko. Iyak nang iyak ng nanay ko habang nagpapasalamat siya sa Diyos. Hinang-hina ako noon kaya nakatulog ulit ako. Nung nagising ako, maayos na yung kwarto ko at medyo malinis na yung katawan ko. Pero ramdam ko pa rin yung panghihina. Umugad sa akin yung ngiti ng nanay ko. Una kong tinanong kung nasaan si Wendy. Tinanong ako ng nanay ko kung sino si Wendy. Sinabi niya na buti na lang ay hindi nakalimot ang Diyos dahil isang buwan na akong nagdudusa. Nakaramdam ako ng pagkalito at tinanong ko ng nanay ko kung ano ang petsa at kung ano ang nangyari sa akin. Nagulat ako sa sinagot ng nanay ko. April 8, 2012 yung petsa. Halos isang buwan na nakalipas mula nang uminom ako at nakausap yung babae sa bar. Kahit mahirap tanggapin, napagtanto ko na yung narasan ko tulad ng pag-angkat ko sa buhay at yung kay Wendy ay wala palang katotohanan. Isang phantom reality. Sinabi ng nanay ko na umuwi daw ako ng sobrang lasing noon. Ilang araw daw akong hindi lumalabas ang kwarto kahit ilang pilit ang ginagawa nila para bumangon ako. Nung una, kala nila ay nakakaranas ako ng depresyon. Hanggang ipinakita ang video sa akin ng nanay ko mula sa kanyang cellphone. Sa ngalan ni Jesus, lumayo ka sa katawan ng lalaking ito. Mga ungas, hindi niyo ako mapipigilan. May kasunduhan yung anak niyo sa akin. Gimbal-gimbal yung itsura ko. Kahit rasyonal kang tao, unang masasabi ay nasaniban ako ng hindi nakikitang elemento. Pinakita rin sa video habang winibisikan ako ng holy water ng pari. Parang asid ang pumapatak sa balat ko. Dahil ko pa nagkaroon ng paluto dahil sa sitwasyon ng balat ko ngayon. Kahit na hindi naging matagumpay, makuha ng elemento yung pagkatao ko. Depresyon naman ang pumalit. Yung inakala mong totoong kasiyahan, ay wala palang katotohanan. At yung malaking tagok sa akin ay yung kay Wendy. Isang babaeng sobrang minahal, pero produkto pala ng kasinungalingan. Hindi na ako bumalik sa trabaho. Dahil paano ko maipapaliwanag yung nangyari sa akin? At baka maging bulong-bulungan pa ako na siraan na ako ng ulo. Sinubukan ko pa rin hanapin sa social media si Wendy at umaasang totoong tao siya na nabuhay sa mundo. At kung totoong tao siya, gusto ko malaman yung kalagayan niya.
pero ni isang social media account na lang kapangalan sa kanya o anumang online references ay wala akong nakita. Hanggang pinuntahan ako ng kapatid ko sa kwarto. May pinapalood siya sa akin sa kanyang cellphone. Isang balita. Isang babae ay nailigtas sa aktong pagpapakamatay. 18 years old yung babae. Crew member ng isang fast food restaurant. Pero halos 3 linggo daw itong hindi pumasok sa trabaho. Nagtangka daw itong magpakamatay. Umakyat sa isang billboard sa bandang Quezon Avenue. Nailigtas. Wala daw ito sa sarili. Nawala daw yung trabaho niya sa isang multinational company at yung nobe niyang pakakasalan siya dapat. Hindi kumamukha niyong babae. Sobrang payat nito at puro galos yung mukha. Pero may isang nagpakimbal sa akin. Tinanong yung babae kung ano ang pangalan ng nobe niya. Tinugon niya ang pangalan ko.